Once again, welcome back guys. So, good morning po sa lahat ng mga viewers. So, ito yung ginagawa ko tuwing umaga, nagwawalis-walis sa paligid habang naghihintay ng tubig na mainit. Kasi nagiinit pa lang po ako ng tubig. So, before nyan, yan ang winawalis ko muna yung harapan ng bahay. At saka syempre, maglilinis din sa mga taniman. Syempre, yan na din na yung exercise ko tuwing umaga. Ang sarap naman kasi talaga mag-exercise tuwing umaga na ganyan. Lalo na yun, yung hindi pa sikat na sikat yung araw. So, ayan, nililinis ko po yung paligid talaga ng bahay. Kasi kahit na simple lang yung bahay, kailangan laging malinis yung bahay natin. Syempre, para hindi naman nakakahiya. Kasi kung minsan may nagbibigla na lang na bisita, ganyan. O nakakahiya yung masusurprise ka na may mga kalat-kalat sa bahay. Mas maganda na yung nasusurprise ka na malinis na talaga yung bahay. Kasi kahit naman wala kang inaasahan na bisita, kasi siyempre kailangan natin na malinis talaga. So ito guys, yung paborito ko talaga na place. Ito, pinaka-paborito kong atambayan ito sa harapan ng bahay talaga. Siyempre, makikita mo kasi ang ganda ng tanawin dito. Kita mo lahat sa ibaba, yung mga kabundukan, ganyan, yung mga lugar. And guys, makikita nyo, nilinis ko na yung harapan. Pinagtataniman ko na naman ng panibagong mga halaman, ganyan. Like pineapple. Nakikita nyo guys, yung pineapple na yan. Habang nagkakape ako tuwing umaga, nakatingin-tingin ako dito sa view. Ang sarap naman kasi sa pakiramdam na may makikita kang ganyan na paligid. Kaysa makita mo yung mga Marites tuwing umaga. Kaysa magchismis naman. Igawa-gawa na lang sa bahay. So ayun, natapos na nga tayo ng pagwawalis. Diyan naman ako sa taniman ko naman ni maglilinis naman ako ng mga damo-damo ganyan. At saka kailangan paghukay-hukayin yung lupa para naman mas lalo pa ang gumanda yung mga pananim at maging fresh na din. Syempre kailangan ingat na ingat guys, kasi alam nyo baka matamaan yung mga puno ng mani or maputol yung roots, kaya please be careful with my heart. Charot lang guys. Actually 2 weeks na po yan guys yung mani, so ganyan mabilis siyang tumubo at malalaki na yung mga dahon niya. So dito naman tayo sa laingan. Pagtatanggalan na naman natin ang damo, yung mga laing, dahil mahirap na kapag natalo yung laing ng damo. Mas tumataas yung damo kaysa laing. Kaya kailangan natin pagtatanggalin yung mga ilalim niya, yung mga dahon-dahon na damo. Yung talbos ng laing, yun ang inuulam ko minsan. Nilalagyan ko lang ng kalamansi, ganyan, sa sabawan. Yung mga pananim ko pong yan, yan ang sumpay ng aking buhay. So yan, kailangan kapag walang wala, dyan ako makakapagkuha ng pagkain-kain, ganyan, pang ulam-ulam. So nasa paligid lang, pwede naman magtanim talaga. So may mapapagkuha na. Mahirap kasi yung nanghihingi ka. So nakakahiya naman. Kailangan magtiyaga talaga na ng sa tanim-tanim sa sarili. Para anytime, kung gusto mong kumuha, may makukuha ka. Siyempre, dyan sa bandang gilid, may lemongrass ako dyan guys. Pinaglinis-linis ko na din. Kasi yan, alam nyo, napapakinabangan ko naman yan. Minsan may mga bumibili niyan. So yan, kahapon naman pala guys, naglaba ako. So pinapatuyo ko muna yung mga anong kasi nahaponan na ako ng maglaba. Dahil nung nakaraang araw ay nagkasakit-sakit ako, kaya hindi ko nagawa yan. 2 weeks na hindi ko paglaba. Siyempre mainit na guys, so pupunta ako doon sa pagkukuhanan ko ng lemon, kalamansi. Magkukuha ako ng kalamansi dahil mamaya maglalaga ako ng talbos kamote. So yan yung place dito guys, yung view. Maganda na yung panahon, so uminit na, so salamat naman kasi halos putik-putik kapag tag-ulan. Mahirap kasi kapag tag-ulan na eh. Hindi ka man lang makapaglabas-labas, makapaghanap-hanap ng mga mapagkakailangan sa bahay. So ito pala yung mga tanim ko dito sa kabila, may mga kamuting kahoy dyan, lemongrass. So dyan ko nilipat yung mga kamuting kahoy dahil dito sa may bahay ko ay yung mga mabababa lang. Kasi hindi ko makita kung may tao talaga na pumupunta sa bahay. So mas maganda na yung mga mababa lang ang tinatanim ko sa harapan ng bahay ko o likuran. So ayan, nandito tayo sa may mga balingbing dyan. Mayroong sampalok. Ayan, so magkukuha ako ng malunggay guys. Dahil isasama ko siya sa paglalaga mamaya. Ang sarap nito doon sa sa isda na priskong isda. Or fresh. Yung malunggay, isasama mo siya, masarap. Healthy pa siya. So ayan, nakukuha din ako ng kalamansi. Ayan, so magkukuha po ako ng kalamansi dahil kailangan ko po yan sa sasabawan ko na
pang ulam mamaya. Subuti na guys, may napapagkuhanan ako dyan. Kung hindi lang inalagaan ko yung kalamansi na yan, talagang wala talaga akong mapagkukuhanan ng ganyan. So, bibili ka pa. Diba? Kung bibili ka pa, mahal yung kilo ng kalamansi. Dati, natumba na yan ang kalabaw kasi, ayan, mayroong pinastudyan na kalabaw. So, ayan, pati yan na perwisyo. So, binuhat ko ulit at saka hinarangan ng bato para yung puno niya hindi matumba ulit. Kasi natumba na yan. So, ginagawa ko din yan na vitamins. So, iniinom ko siya sa isang tasang tubig. So, lalagyan ko ng kalamansi. So, ayan, pwede mo na siyang inumin. Vitamin C mo na yun sa pang araw-araw. Pwede na yan. Kasi kung wala kang pambili ng vitamins, so, ayan, isang kalamansi lang, vitamins mo na yan. Kasi ang kalamansi ay vitamin C. Mayaman sa vitamin C at antibacterial. At kapag wala akong Sonrox, yung tiraso ng kalamansi, nilalagay ko doon sa mga mancha-mancha ng damit. So, natatanggal niya. Lalo pa sa mga puting damit kasi, di ba? Pag puting damit, madaling mamantsahan. So, yan ang ginagawa kong paraan minsan kapag walang Sonrox, yung kalamansi. Kinukuskus-kus siya, kaya natatanggal. So, ayan, may nakuha na tayo. May panglagay na ako sa aking pang-ulam. Ito pala yung sampalok. So, marami siyang bunga. So, hindi palang hinog. Ayan, so, masarap din yan kapag naghinog. Pero, pwede din yan na pang-asim sa mga sinigang, ganyan. Pang-sigang sa karne, pang-sigang sa isda. So, pwede din yung sampalok. Ayan, so, mababa lang marami ng bunga. So, buti talaga at naalagaan ko dito. At, ayan, namunga nga. So, buti naalagaan ko dahil baka na, pati yan ay hindi na din ganyan maglalaki ang sampalok. Hindi mamumunga kasi kung kakainin lang ng kalabaw. Ayan, malalaki na yung mga bunga niya. So, makikita nyo. Ayan, so, ilang ano na lang. Maghihinog na yan. Ginagawa din pala yan na candy. Kasi naalala ko nung bata pa kami, yun ang ginagawa ng lola namin, yung mama namin. So, yan. Anilalaga siya. Tapos lalagyan ng asukal, ganyan. Ginagawang candy. Masarap siya. Ayan din po yung mga tanim-tanim ko dito ng mga saging.